Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Patnubay sa Kalusugan dito sa Facebook. Pakiclick lang po yung follow, like at saka share para lumaganap ang ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ganon din po sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Mag-subscribe po kayo para masuportahan yung aking YouTube channel. At i-click nyo rin po yung bell para ma-notify kayo sa aking bagong video. Nais ko pong bigyan ng daan itong si Boy Santiago. Meron po siyang tanong. Kaya ako bilang si Ma'am Rose, isa po akong health educator, hindi po ako medical doctor, nagbibigay kaalaman pang kalusugan para lubusan nating malamang kung ano ang function ng ating katawan. Pero tandaan nyo po, meron tayong doktor na pwede nyong puntahan. Ugali nyo pong magpakonsulta, magpa-check up kung may sakit kayo para maiwasan mo ang maling diagnosis at para maagapan yung sakit mo para hindi lumala. Kaya katulad po ngayon, sabi nga po ni Boy Santiago sa kanya pong message sa akin, na-aksidente po ako sa motor. Nakaangkas po ako sa likod ng kaibigan ko. Nasemplang ako, nahulog ako, tumama po yung kaliwang tadyang ko. Sobrang sakit po yon. Sa sobrang sakit at namilipit ako sa sakit, dinala po kami sa ospital. Pagkatapos ay akala ko uwi na ako. Nung umuwi na kami, pagkatapos nilagnat po ako, dinalik ulit ako sa ospital. Pagkatapos, ang nakita po ay sa x-ray, nagkaroon po ng damage yung aking spleen. Sa Tagalog po ay pali. Ano po ba to? Sabi, yun ang tanong niya, ano po ba to? Kaya nga po yung spleen natin, ito yung ating pali ang Tagalog nito. Ito isang malaking glandula po sa loob ng ating tiyan. Kabilang ito sa ilang, may trabaho ito, meron siyang trabaho, ginagampan ng trabaho, paggawa po siya ng white blood cells, yung puting dugong na selula. Ito po ang white blood cells na pinuproduce po nito ay kanya pong panlaban sa bakterya at para din sa pagdurugo o pagkawasak ng sirang pulang dugong selula. Sinasala po niya yung mga naimbak na dugo. Kaya po ang ating pong spleen, ito po ay merong function, isa po ay bahagi ng ating lymphatic system, no? Lymphatic organ. Ang size po ng ating spleen ay kasing laki ng ating kamao, mga 1 liter of blood ang kanyang nandoon. Kaya po sa siyensya, tinatawag po nating emergency blood bank yung spleen. Nag-hold siya ng 1 liter of blood, no? Kaya ang tawag po sa spleen, emergency blood bank natin yan. Ang pinaka-key function ng ating spleen, the largest lymphatic organ. Ang trabaho po ng lymphatic organ, yan po'y kasama sa kulani, dito sa ating tonsil. Ang trabaho nila ay sumasala ng bakterya. Paalala mo na po sa vitamin C. Ito'y supplement, nagpapalakas ng ating immunity, nag-encourage ng production ng white blood cells, na sila ang sundalo ng ating katawan para labanan ng sakit at infection. Panlaban sa common colds, panlaban sa cancer, at protection sa sakit, mga diferensya sa mata tulad ng katarata at glaucoma. Ang vitamin C, powerful antioxidant, nagpapalakas ng ating natural defense. Nakakabawas din ito ng uric acid, nagpiprevent yung gouty attack, nagpiprevent yung iron deficiency. Napakahalaga nito sa paggawa ng red blood cells at pag-transport ng oxygen sa buong katawan. Mabibili ito sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue. Nasa baba lang to ng Blumentritt LRT Station, meron 7-Eleven sa baba ng building. Bumili po kay Moss, yung ating security guard. Duty siya doon Sunday up to Friday, 8 to 4 po ng hapon. O kaya pwedeng ipa-deliver sa LBC. Pagkatapos so ay pwedeng COD o kaya ay mag-GCAS kayo o kaya magbayad kayo sa Bayad Center. Basta i-message nyo lang ako sa Facebook. Sabihin yung pangalan, address at CP number nyo at anong items na gusto nyo ipa-deliver. Ano po ba ang gawain ng spleen or pali? Tulad po na sabi ko, ang spleen, ito ay part ng ating lymphatic system.
Ang lymphatic system, tumutulong ito para tanggalin yung cellular waste, i-maintain yung ating fluid balance. Ito po yung nagpapa-activate sa ating infection-fighting white blood cells for the immune system. Diba kapag tayo nilalagnat, tayo po ay ibig sabihin ng lagnat, yung ating immune system, yung ating white blood cells, sila po yung mabilis na nagro-ronda sa buong katawan, hinahanap po nila yung bakterya. So, pagka nilalagnat ka, ibig sabihin, yung ating immune system, lumalaban siya dun sa virus na yon o mikrobyo na yon. So, ang trabaho ng lymphatic system na to ay ina-activate niya yung ating infection-fighting white blood cells for the immune system. Responsible po yung ating spleen sa paggawa ng substance, importanteng role ito sa inflammation. Halimbawa, namaga yung sugat mo, namaga yung tenga mo, namaga yung ngipin mo. So, yung ating ano ngayon, yung spleen natin, responsible sila sa paggawa ng antibodies, no? Para yung infection fighting white blood cells, ang tawag to ay lymphocytes, mga T cells, fighting cells natin, para ito'y mapigilan yung paglala ng inflammation. Kaya po yung ating spleen, ito'y nasa upper left side ng ating abdomen, sa left side ng ating abdomen, located sa likod ng ating ribs, sa ilalim ng ating diaphragm, sa itaas at sa likod ng ating stomach. Kaya po ito'y oblong organ, purple ang kulay, at 6 ounces po ang bigat nito. Ito'y nagiging malaki pag may sakit ka at na-injure dyan. Tulad po itong si Boy Santiago na semplang siya sa motor, nahulog siya, tumama yung left side ng kanyang tadyang, naapektuhan yung kanyang spleen. Siyempre pagka magkakaroon ng pamamaga yun. Kaya pagka lumaki yan, dahil sa injury. Kaya ang spleen ito, involve ito sa ating body's immune response at nagre-recycle ng old blood cells natin. Tulad po yung ating pulang dugo. Ang buhay ng ating red blood cells, di ba yung red blood cells natin, ito yung nagdadala ng oxygen sa buong katawan natin. Kaya ngayon, ang buhay ng RBC, red blood cells, 120 days. So, meron silang iron ngayon. After 20 days, yung red blood cells namamatay yun. Nare-recycle nila yung old blood cells para ma-retain yung iron or oxygen na available doon. Yun po ang trabaho ng ating spleen, no? Ang spleen natin, ang pinaka-main job niyan, magsala ng ating dugo. Sinasala ng ating pali yung ating dugo. Kaya pagka yung number of red blood cells na nagdadala ng oxygen throughout the body, at saka yung platelets na tumuturong para mag-clot ang dugo, pag ito po ay nag-breakdown at natanggal itong cells na to, o kaya na-damage ito, ang spleen, siya po yung nag-iimbak ng red blood cells, nag-iimbak ng platelets at infection-fighting white blood cells. So, pag may damage sa ating red blood cells, may damage tulad po ng mga kaso ng mga dinadialysis, kaso ng mga na-dengue, meron destruction ng mga platelets, may destruction ng red blood cells, at meron destruction ng mga infection-fighting white blood cells. So, yung spleen, iniimbak niya yon yung ating panlaban. Iniimbak niya yung red blood cells natin, platelets natin, at saka infection-fighting blood cells. So, ang role niya, important ring role sa ating immune system response. Pagka po na-detect niya yung bakterya ng ating spleen, na-detect niya yung bakterya, na-detect niya yung virus at other germs sa ating katawan, nagpo-produce siya ng white blood cells, sinatawag nating lymphocytes, para labanan yung infection na yon. Lalo na sa kaso ng sepsis, yung blood poisoning. Ang blood poisoning, ito'y nakakamatay. So, very active po ang ating spleen, very active sa pag-produce ng mga fighting cells, para labanan yung blood poisoning na yon. So kapag ang spleen mo ay mahina at hindi na-carry ng spleen yung sobrang infection sa dugo, ay kinamamatay na ng pasyente yon. Paalala mo na po sa ating sanshera oil. Meron po tayong sanshera oil na pinagsama-samang katas ng halamang gamot.
tulad ng Acapulco, pansit-pansitan, Luyang-Dilaw, at saka nitong Bayabas, Oregano, Malunggay, Guatacola. Subok na mabisayan sa sakit ng ulo, sa sipon, lagnat at trangkaso, at sa sinusitis at pamamalat. Pag may stiff neck ka, ihaplas mo lang yan. Pag may kabag ka, ilagay mo sa sikmura mo, ipahid mo sa dibdib para guminhawa yung paghiga mo. Pagka namimilipit ka sa sakit ng puson, lagay mo yung kaso ng dysmenorrhea, imassage mo lang ng sunshara oil sa rayuma, arthritis at pudikat, varicose vein, imassage mo lang yung parting masakit. Sa mga patay na kuko para mabuhay, ay patakan mo ng sunshara oil. At ito rin pong mga kuto at lisa para mamatay yan, imassage mo yan sa anit a day bago ka mag-shampoo. Yung mga hindi ka rin kakagati ng lamok na nagdadala ng dengue virus pag nagpahid ka ng sunshara oil. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Ano yung mga condition na naapektuhan yung ating spleen? Maraming condition nagko-cause sa spleen mo na lumaki, mamamaga. Ito'y dahil sa merong mga red bloods, mga blood cells na nag-breakdown kaagad-agad. Yung excess destruction ng mga blood cells, parimbawa, nag-overwork ang ating spleen. Pag nag-overwork ang ating spleen, ito ay lalaki. At ang isang condition din, kaya lumalaki yung spleen natin, meron kang bacterial, viral, parasitic infection tulad ng syphilis, coronavirus, tuberculosis, at saka itong malaria, at saka yung mga blood cancer, leukemia, mga ganon, lymphoma, mga sakit sa atay tulad ng cirrhosis of the liver, tumitigas yung atay mo. O kaya meron kang hemolytic anemia. O kaya nagkaroon ka ng blood clot, may namuundugo sa ugat, papunta sa yung spleen at papunta sa yung atay. Pagka lumaki yung spleen mo, hindi na niya masala yung dugo mo efficiently. Kaya po, accident, sabi nga, ang pag, ito pong normal red blood cells natin, yung platelets natin, ito po ay hindi niya nasasala, hindi niya po nababantayan. Kaya pagka lumaki yung spleen mo, magkaroon ng mass destruction ng mga blood cells mo, RBC, WBC, at saka platelets mo. Eh, ang buluhay natin nasa dugo. Your life is in the blood. Pag nawalan ka ng dugo, ikamamatay talaga natin. Kaya ang paglaki ng spleen, minsan walang simptoma at first. Eventually, masakit na yan. Katulad po si Boy Santiago na sa simula, wala siya naramdaman. Pag dating niya sa ospital, nakauwi siya kagad. Pero after 24 hours, bigla nang sumakit yung tagilira niya. Ito po pala ay namaga yung kanyang spleen. At ito'y may tendency itong pumotok. Kaya po ang spleen, pag na-injure dito or pumotok ito, immediately after na hit siya, yung chan mo tulad ng aksidente, o kaya nagkaroon ka ng rib fracture, no? Dahil sa aksidente, nabasag yung ribs mo, natamaan yung spleen mo, ang gagawin po nila, itatanggalin na lang yung spleen. Paalala mo na po sa Super B Complex. Ito'y combination ng 8 essential vitamins, thiamine, riboflavin, niacin, B6. Ang Super B Complex po, nasabi ko na, mga 8 essential B vitamins ang daladala niya para mag-provide sa atin ng energy, ma-improve ang ating immune function, para ma-improve ang function ng ating nervous system, kung buntis ka, ma-prevent yung birth defect, at saka nakakatulong para ma-prevent yung seizure, yung headache, Parkinson disease, at iba pang nervous disorder, at nagpapaboost ang energy level, at binabalansi yung blood glucose level sa katawan. Yung overall energy level natin, ito ay kanyang pinasisigla, maiwasan yung chronic fatigue. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito, mag-chat lang kayo sa aking Facebook page, Pat Dubay sa Kalusugan. Paano po ba natin ma-maintain ang kalusugan ng ating spleen? Mahirap po na maprotektahan ng kalusugan ng ating spleen. Maraming dahilan bakit lumalaki yung spleen, tulad po ng cancer or blood cells abnormalities. Meron kang abnormalities sa blood cells mo. Ito po yung unavoidable ito.
Kaya mayroong mga preventable causes ng pang-enlarge ng spleen at para maiwasan mo infection or injury, ang dapat mong gawin. Okay, bago muna, paalala sa calcium-magnesium. Ang calcium-magnesium, ito yung mineral na kapagpapatibay, nakapagpapalakas ng ating buto at nagpapalakas ng ating mga nerve impulses para maiwasan yung pulikat, cramps, mag-take ka ng calcium-magnesium para mapag-transmit sila ng nerve impulses para yung heart mo, maganda ang pagtibok ng puso mo, kailangan po natin ng calcium-magnesium. Ito po ang natural remedy panlaban sa pagkahilo at panlaban sa osteoporosis. Ang calcium-magnesium, ito po ay tumutulong sa pag-release ng melatonin. Kinakailangan to para sumarap ang tulog mo. Pag kulang po kayo sa calcium, ang melatonin ay hindi ma-release. Kaya ito po kasing melatonin, ito'y natural occurring, ito'y hormone, nagre-regulate ng tulog, yung sleep cycle natin sa brain. So kapag kulang ka sa calcium, ang melatonin ay hindi ma-release, kaya hirap kang matulog. Kaya ang calcium-magnesium din po ay magandang treatment sa acid reflux, antacid dito, at nakakatulong para makontrol ang GERD. Maraming mga tips para maingatan natin ang ating spleen. Huwag kayong mag-share ng personal items tulad ng silverware. Malimbawa, kung hindi mo kilala, di ba minsan kumakain tayo sa mga turo-turo, yung mga ginagamit nilang silverware. Kaya mabuti, ginagamit nila ngayon disposable na kutsara, di ba? O kaya pag gamit ng toothbrush ng iba. O kaya yung paggamit ng baso ng kasama nyo, di ba? Kaya lalo kung infected sila, kailangan iwasan mo yon. Kaya ito pong mga tsaka mga kissing, di ba? Minsan sa mga sweetheart, first time mo lang nakilala yung tao, ay nakapag lips to lips ka na, baka yan po ay carrier siya ng infection. Kaya maapektuhan yung spleen mo. Kaya yung pong mga kababaihan, kabataan, na in love sila, na love at first sight, nakipag-sex sila kagad, di naman kilala yung tao, baka sa isang araw o isang saglit na kaligayahan, eh habang buhay mo tong pagsisisihan. Kaya ito pong pag na-infect yung liver mo, ba maaring dahil nag-rupture ang spleen mo, pwedeng mag-cause ng obstruction sa lalamunan mo, at ito po ay in later in life, maaaring mag-cause ito ng cancer. Kaya kung ikaw ay sports-minded, bawa nagbabasketball, football player, kailangan iwas, meron kang protection sa katawan, lalo na sa bandang tadyang mo, baka magkaroon ng injury sa internal organ mo. Tsaka po yung mga first time na nakipag-sex ka, gumamit kayo ng condom, para maprotektahan ka sa mga sexually transmitted infection. Kasi anumang infection na mahirap pagalingin tulad ng HIV, pwedeng maapektuhan ng iyong spleen, no? Pag umiinom ka rin ng alak, tapos na baka magkaroon ka ng cancer sa atay, titigas ang atay mo, eh kailan iwasan mo. Pati po yung mga may pasyente natin, mga hepatitis B, mag-ingat kayo pagka hindi po nagamot ang hepa B mo, ay pwedeng tirahin po ang inkriban trabaho ng ating spleen. Anything na meron kang virus, may bakterya ka na nasa dugo mo, ang ating pong spleen, nagtatrabaho siya para i-filter yung virus na yon. Kaya ngayon, para kapag hindi, wala kang mga food supplement, vitamin C, wala kayong charcoal, ay kawawa na, hindi ka mamamatay sa hepa B. Mamamatay ka sa pagka-infect ng atay mo at pagka-infect ng yung spleen, no? Pagka kayo po'y nagda-drive, lagi kayong may seat belt para maiwasan ang aksidente. Kaya nga po, kailangan iwasan mo yung mga taong infected, no, ulit ko po, para makaiwas ka sa sakit na to. Paalala sa salicylin, ito'y maganda sa memory disorder tulad ng dementia and Alzheimer's disease. Ang ating pong lecithin, ito may important role para ma-improve ang ating memory. Mag-provide ito ng acetylcholine, ito yung neurotransmitter para sa nerve signal sa maraming area ng utak. Para yung responsible ito sa memory storage and retrieval, ang lecithin
nagpo-promote ng better concentration and memory. Maganda rin pong gamot ito sa may sakit sa gallbladder, sakit sa atay, at mga certain types of depression, o mataas ang cholesterol mo, may anxiety ka, may skin disease ka tulad ng psoriasis, eczema, maganda po yung lecithin na inumin mo. Pwede ka bang mabuhay na walang spleen? Yes, pwede. Alam nyo, pwede kang mabuhay na walang spleen. Importante ito. Kaya lang, tulad po yung aking sister-in-law, namatay siya sa cancer ng spleen. Nung pong, nung tinanggal na yon, dahil yung ang cancer niya ay spleen, tinanggal, namatay din siya kasi naapektuhan na yung atay niya. So, kinamatay na niya, tapos pumunta na sa kanyang colon, nagkaroon na rin siya ng colon cancer. Kaya po siya nagkaroon siya ng spleen cancer, nung dumating siya sa akin ay malaki na yung tiyan niya at naglalakihan na yung kulani sa kanyang leeg. Kasi pag dumadalaw kami sa kanila sa probinsya, ang dami pong, kasi nasa bukid sila eh, kumakain sila ng dagang, yung dagang bukid. Kumakain sila ng palaka, kumakain sila ng sawa, kumakain sila ng mga exotic food, yun. Tapos, mahilig silang kumain ng, siyempre, pag may kasalan, pag mayroong birthday, mahilig silang kumain ng pork. So, yung fat na yon, kasi po yung nakita nila sa science, meron isang uri ng bulate na nabubuhay lang sa baboy. Yung tawag doon ay ascaris. Itong ascaris na to na nabubuhay sa laman ng baboy. Pagka ito, subukan nyo po na bumili ka ng pork, buhusan mo ng coke, lalabas po yung bulate sa pork. So ngayon, pag pumasok ito sa katawan, ito po ang magkukos ng cancer. Yung aking manugang ay doctor sa Amerika. Meron siyang inoperahan sa utak, sumasakit yung ulo ng pasyente niya. Akala po cancer. Alam mo, nung binuksan po yung utak, merong bag of worm nasa utak niya. Ang sila po pala ay mahilig kumain ng pork, yung mga lechon, ganon. Pagkatapos, yun po ang kinamatay. Kaya mula nun, dahil doktor nga yung aking manugang, mula nun di na sila kumain ng pork, no? Kaya ngayon ang sabi, ito po kasing katawan natin ay maselan. Kahit po nakalagay po sa Bible, Leviticus chapter 12 ba? Or 13, ganon. Nasa Leviticus yan, huwag kang kakain ng baboy, huwag mo silang hihipuin. Ito nga'y karumal-dumal para sa inyo. Kasi hindi, kaya po kasi kinain ng baboy, ito po ay may history sa Pilipinas. Meron Chinese na nag-aalaga ng baboy. Kasi po sa probinsya namin, wala po kaming kubeta. Ang taga-linis ng kumakain ng tae ng tao, yung baboy. Na nakatali yan sa ilalim ng bahay. Nasunog yung bahay, di yung baboy niya, mahal na mahal niya, wala nang tagalinis ng kubeta niya. Inaplos niya, tapos yung kanyang kamay, natusok doon sa laman ng baboy. Siyempre, masakit, sinubo niya sa bibig niya. Nasarapan siya. Ay, ang sarap pala nito. Kaya mula noon, nagkaroon na ng lechong baboy kasi masarap daw. Yung mga kwentong barbero na sinasabi nila. Pero sabi nga, pagka ikaw may edad na, 40 years old pataas, never kang kakain yan. Ito po ay nagkukos maraming infection sa katawan mo. Kaya alam nyo po ba, maraming mga pasyente na diabetic, mga high blood, ang kinamamatay po nila ay heart attack, stroke. Lalo na pag December, ang dami pong naatake sa puso. Kasi pag December ay marami silang lechong baboy, bahagi ng kanilang paghahanda yon. Kaya punong-puno ang heart center pag December 31, no? Kaya ino po ko para yung pong spleen natin ay itong aking hipag, nagkaroon siya ng cancer sa spleen. Yung po ang lifestyle nila, hindi sila talagang mahilig sila sa bagoong, mahilig sila sa tuyo, mga pinatuyong palaka, tapos mga pinatuyong, tapos minsan nagpunta kami doon eh, meron silang hinandang adobo, ang sarap. Ngayon, sabi ko, bakit iba kulay nito? Hinanda. Sabi, tingnan nyo naman, yan ang delay kasi namin dito. Adobong daga. Napaganyan ako, talagang hindi ko kinain. No? Pero yung pong kinanyang kinamatay,
cancer sa spleen, no? Kaya tulad po na sabi ko, ang spleen natin, ito yung lymphatic organ natin. Yung kulane, di ba, pag may impesyon ka, namamaga yung kulane. So, bahagi po yung ating spleen doon, panlaban sa infeksyon. Pero pwede kang mabuhay na wala kang spleen, kaya ito po, makaka-recover ka naman. Kaya lang, huwag lang pabayaan na magkaroon ka ng cancer. Meron tayong supplement, activated charcoal, isang effective natural remedy as a home treatment for digestive problem. Food poisoning, diarrhea, kabag, sinisikmura ka, dighay, maasim na sikmura o bad breath. Iwas tetano, impesyon sa sugat at rabies. Pag nasugat ka, maiwasan ng maimpesyon ka, hugasan mo mabuti ng tubig at sabon. Pagkatapos patuyuin mo, buhusan mo ng agwaksinada or betadine or alcohol. Tapos patuyuin mo, tapos lagi mo ng charcoal powder. Alam mo, acting activated charcoal, potent natural treatment yan para ma-flush out sa body mo yung toxin. Very safe, effective treatment sa poisoning, drug overdose, reduce bloating, and prevent ang hangover. Available po yan sa atin sa Lagman Building. Alam mo, yung spleen natin, merong important role talaga sa katawan. Nagtatanggal ito ng old and damaged blood cells at nagpuproduce siya ng infection-fighting cells to protect your health. Kaya ang spleen natin, merong important role sa healing and inflammation. Mga infection and injury, pwedeng ma-damage ang spleen mo, pwede itong lumaki at pumutok. Pagka na-damage po yan, kailangan ng surgery para tanggalin ang spleen mo. Pero pwede kang mabuhay ng normal life kahit wala kang spleen, healthy life without a spleen. Pero kailangan mo ng extra precaution para ma-prevent ang infection. Kasi wala, kasi sila po kasi ang tagasalak. Para ba yung security guard mo, wala na. Eh, tuloy-tuloy na yung kakalaban sa'yo. Paalala po sa omega-3 fatty acid, nagpapabagal ito ng development ng bara sa puso. Nare-reduce ang palpitation, naiwasan ang heart attack and stroke dahil napiprevent yung pagkumpul-kumpul ng platelets at naiwasan po yung heart attack sa stroke. Pinapadatili niyang smooth ang ating artery, piniprevent niya yung bara at iniiwasan yung hardening of the arteries. Ang regular intake po ng omega-3 fatty acid, nare-reduce ang cholesterol, triglycerides, nare-reduce ang coronary heart disease. Ang omega-3 fatty acid, ito yung natural effective treatment sa constipation, nare-reduce ang production ng mga cytokines and prostaglandin, ito nagko-cause ng inflammation. Piniprevent ng omega-3 fatty acid. Pang-iwas ito ng pamamaga ng kasukasuan tulad ng arthritis. Pag nagtitake kayo ng omega-3 fatty acid, hindi mamamaga at sasakit yung mga joints nyo. Madaling gumaling ang psoriasis, rashes, o eczema pag nagtitake kayo ng omega-3 fatty acid. Panlaban din yan sa mental disorder, depression, anxiety. Mabibili ito sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue. Nasa baba tayo ng Blumentritt LRT Station, may 7-Eleven sa baba ng building. Bumili po kay Kemos, yung security guard natin. Open po yun Sunday up to Friday, 8 to 4 po ng hapon. No? Kaya pwede tayong magpa-deliver sa LBC. Pwede kayong magbayad through COD, GCAS, or Bayad Center. No? Supportahan nyo po ako sa aking programa sa Facebook, Patnubay sa Kalusugan. Paki-click lang po yung follow, like, at saka share. Supportahin nyo rin po ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Mag-subscribe kayo at saka pindutin nyo lang po yung bell of notification, mapagbigay alam kayo sa aking mga bagong video. Meron tayong kasabihan, a friend in need is a friend indeed. Malalaman mo daw ang tunay na kaibigan sa panahon ng pangangailangan. Ang kaibigan, sabi sa Proverbs 17 verse 17, ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. Sabi po, ang mabuting kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. Sabi niya, itong sincere and hearty friend, hindi ka lang niya mahal sa prosperity or mahal ka niya pagka sa gitna ng kasaganaan mo, pagka ikaw ay namang problema, hindi ka niya iniiwanan. Pero yung hindi totoong kaibigan, lalayuan ka, itatakwil ka pagka nagkaroon ka ng problema. Kaya nga po, ang comfort at relief ng isang kaibigan ay napakahalaga.
Kaya a friend, sabi nga, loves at all times. A true friend will not only love when it is easy, but all times. Sabi nga, meron pong tinatawag nating fair weather friend. Ito yung mga friends na eto lang sila ay kaibigan mo lang sila pag ikaw ay nasa katanyagan, wala ka sa kagipitan. Ang tawag sa kanila, fair weather friends, no? Hindi sila totoong kaibigan. Kaya nga po ang sabi sa Proverbs 27 verse 6, tapat ang sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis. Kaya ibig sabihin nito, pagkaibigan mo, sasabihin niya yung mali mo. Sabi niya, naku, pag ginawa mo yan, talagang pagagalitan ka ng kaibigan mo. Siyaser mo lang ka talaga para sa ikabubuti mo. Kaya ang tapat ang mga sugat ng kaibigan. Ang totoong kaibigan, masasaktan ka pero sa ikabubuti mo. Pero yung mga hindi tunay na kaibigan, kukonsentihin nila yung mali mong gawa. Pag napahama ka, iiwanan ka lang. Kaya sabi nga, a friend in need is a friend indeed. Kaya sabi, magandang gabi po. Sumaatinawa sa atin ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at ating Panginoong Hesukristo. And God bless us all.